will be the second match. Diba? PvP tournament ng Retro Esports. It's between Hiro versus Hyegunn. Ang inaabangan nilang dalawa na laban dahil nga hectic yung schedule nila. Hindi nila maisingit para sa laban na to. So, yan. Start na tayo. Mukhang game na yung dalawa. At nandito na rin naman lahat. Pati mga... Start na tayo. Okay. Okay, for our 7 PvP tournament fight. Ang ating mga manlalaban ngayon ay si Sir Hiro with his 0 and Hyegunn with his life. So ayun nga, what you call this? Sir Retro, yung life ni Hyegunn, nakalaban ko na yan. Maganda din yan, mangas yan, mangas yung life niya, sobrang aggressive. Yung kay Sir Hiro, sobrang galing yan mag-zero. Yan Sir Hiro, sobrang galing yan mag-zero. Yan nga ako kumuha ng inspiration how to use zero properly. So, tignan natin ngayon kung parehong galing sa panalo itong dalawang manlalaro na. Yes. Tignan natin kasi yung makakakabit na 2-0. Still in the loading screen. So, ayun. While naglo-load yan, magpapasalamat muna tayo sa ating mga sponsors. Yan. So, salamat kay Ninong Prox for his, beautiful heart of giving us the prizes for our winners and also to our most powerful, most limone. So, ang daming mo sabay limone. So, ayun nga, the game has started. So, sa aking mga minamahal at tagapanood, ating PvP tour na. So, ginagawa na nasa video ngayon is pinapauna muna na katayin si Sir Retro in order to spectate our manlalaban. Kasi, if meron tayong GM right now, so we can directly play the game. But, yeah, sadly, we are just only players. So, yeah, we just need to stick by it. So, ayun nga, pinapakita ng ating zero ang isa sa mga mala zero hero moves niya. Like, shoo! Arena. Yeah. Ayun nga, si Sir Retro, only one life na lang. At ayun, from Sir Hiro, naging Sir Hyegunn. Grabe naman yan. Na airborne. Achoo! Much better na rin na ganito. Siguro malaki kasi yung chance na hindi mag-fast match pag meron silang tigisang kill. Yes. Saka na lang. Tama yung hinala. Ayun lang eh! Baka sinumalapit. Ayun lang. Okay, so waste mana na muna sila. Okay, waste mana muna sa ating mga manlalaro. So ayun, Hiro Zero is wasting his skill and life. So okay, let's start for the Bandina PvP tournament. Like, shoot! So ayun, okay. Ito na nga, makbakan agad sa ilalim. Zero starting with his combo, but sadly, sa napakagandang ginamit ni Hyegunn doon. At ayun nga, ang skill ni Zero. Nagko-connect yung skill niya, sadly, hindi pa. Ayun nga, nag-gandarp siya. Pero, did you know, Sir Retro, that, yes, ayun lang. Napakagandang combo. So, ayun, Sir Retro, nakita mo yun kanina, Sir Retro, na parang may petrifying skill ni Zero. So, that is just one of the skills. Yes, that is called unique, sir. Yung skill ng ang name ng skill na yun is unique. Actually, nakikita yun sa nasa skill tree lang. Pwede siya. Yes, sir. Yan yung problema, sir. Napakalaking damage nun, ha? Oo, sir. Kasi yung skill na yan, sir, madaming uses yan, sir. If naka-extance siya, yan yung petrify. Yes, sir. Sobrang hirap talaga yan kalabanin yung Zero, sir. Paano makontrolin nito ni Hyegunn yung ginagawa ni Hiro? Hirap yan, i-counter talaga, sir. Marunong yung Zero. Kagaya ganyan, no? Ayan, no? Napakabilis na animation, ha? Mabagal lang kumatak si Zero, pero yung animation na skill niya ang bibilis. Oo, sir. Kasi yung
Yes, sir. Yung kasi niya, sir, na petrifier, gumagana yan kapag naka-extance yung X yung slash yun. So, that's, ano, petrify yan. If yung normal grand dark stance lang, meron siyang i-release na. Paano sa kalaban. Ayun nga. Yes, so ayun nga, nakakill si Hyegunn. So ayun nga, nakakill talaga si Hyegunn, which is good. Kasi he is in a really tight position right now. It's good na nabawi niya yung momentum galing kay Sir Rick. So ayun. Ayun na nga, sabi ko na nga ba. So, friend, napakaganda ng sobrang na execution na pinapakita ni Sir Hiro dito, mga minahal kong pinapanood. Ayun na nga. The second fight of the Monday Night Retro Esports PvP Tournament has ended in the favor of Hiro Zero with 5 kills. Kaya nga, grabe. Yes. Hindi ko ina-expect na magiging ganun kabilis kasi isa sa mga laban na to na magiging ano ha, magiging dikit para sa akin. Pero well played sa dalawang to. Talagang alam ko naman na pinaghandaan din ito ni Hyegunn. Yes. Pero sadly, talagang nakuha ni Hiro yung momentum dun. Bye.